Good day everyone, this is Paul of Paulzone and today we have another video. At sa video na to, magkakaroon ulit tayo ng Gundam build, which is we have the Wing Gundam of Fenice from the Build Fighters universe. What I like about this Gundam is dun sa series, isa siya sa mga parang batikan na fighters. Ang pinaka base nito is yung Wing Gundam Zero. Ang gumamit nito is para siyang builder na galing sa Italy or sa France, something like that. Bagong lahat, intro muna tayo. So ayun nga guys, no, we have the Wing Gundam of Fenice today. Itong binibig ko is bootleg lang naman siya, pero hindi ko pa alam kasi kung ano magiging itsura nito dahil yung una kong ang bootleg, no, na pinost ko sa channel ko is medyo hindi ganun gaganda yung plastic na gamit. Pero check na natin yung laman nito. So inside the box, meron tayong pinaka-manual nung ano, nung pagbuo. And also, nandito yung mga pictures. Ito, so as you can see, meron ditong image, no? Yan, na yan yung parang pinaka-base na ginamit dun sa Gundam. Pinalitan lang yung color scheme and other gimmicks. Nandito yung mga runners niya. And upon inspecting, no? Mukhang okay naman yung plastic na ginamit. Parang pwede na rin ipang palit sa Bandai, no? If hindi ganun kalaki yung pera na pambili niya ng Gundam, isa to sa mga parang okay rin ipang palit sa Bandai instead of buying the Bandai units, no? Pero parang hindi naman flimsy yung plastic na ginamit. So yun lang guys, start na tayo, buuin na natin tong Gundam na to. So this is it guys, natapos na natin yung ating bagong Gundam, which is Wing Gundam of Fenice from Gundam Build Fighters. No, pinakita ko sa inyo yung manual, tulad niya nasabi ko, ang base unit niya is Wing Gundam Zero. Or hindi ko siya nabanggit nung umpisa, pero yun nga, Wing Gundam Zero yung pinaka base unit na ginamit dito sa build na to, no. Napansin ko lang dito sa build na to, after ko siyang buuin, medyo maliit siya. Mas maliit siya ng kaperanggot lang naman, siguro mga 2-3 millimeters lang mula dun sa unit galing sa Bandai, no. So yung plastic na ginamit, may mga part na sobrang lambot, may mga part na sobrang stiff or matigas, may mga part na medyo nakakatapot buuin dahil pwedeng maputol or mabali. Pero all in all, maganda naman siya. Kailangan mo lang tingatan yung pagbubuo, no. May mga part rin yung Gundam na to na medyo stiff or makunat, no, lalong-lalo na yung mga articulations niya pagdating sa arms and legs, no. Merong mga maluluwag na parte at saka hindi naman maiiwasan 'yon. Siguro konting remedyo lang gamit yung mga life hacks sa pagbuo ng mga plastic models, no. Makikita niya naman 'yan sa online or sa YouTube. Pwede kayong makahanap niyan, no. So ganun yung gagawin ko. So hindi ko muna siya inayos or hindi ko muna siya nilinis, no. Yung mga parts na stiff, siguro papanipisan, babawasan ko ng onte yung mga connectors niya or something like that, no. So yun lang naman, maganda naman yung unit. Yun lang, medyo makunat at maganit nga yung ilang articulations niya. Wala naman akong problema sa design niya kasi design wise mas maraming part to, no. Kahit na
mas maliit siya dun sa mga banda units, no? Mas marami yung mga part niya na tulad nito. Ibang ano pa to, tawag dito, ibang plastic models pa, ibang plastic runners pa yung humahawak nito, no? Or nag-hold nito bago mo siya buuin. So may mga maliliit na parts, no, na talagang pwede mong ikabit dito sa pinaka unit, no. So tulad nga nitong nandito sa dibdib niya, yung pinaka middle, no. So kung makikita nyo, yung middle part na yan, sobrang liit rin yan. Itong mga gilid na to, maliit rin to. Ito, yan. Tapos itong mga to, maging ito. So, may mga parte dito na movable, tulad nitong sa kamay niya, sa braso. Ito, yan, movable siya. So, yan. Kahit maliit yung model, detailed siya, no? So, dun lang naman ako natuwa sa model na to. Ang ganda lang niyang tignan. Also, itong part na to, articulations, makunat, downsides, no? Well, ano pa bang asahan natin dahil nga sa ito ay bootleg lang naman. So, hindi natin asahan na sakto lahat ng sukat. Kahit naman yung mga Bandai units, no? May mga part na sobrang luwag, may mga part na sobrang sikip. At hindi naman natin matatanggal yun, no, sa plastic model dahil nga plastic model sila at hindi naman saktuhan lahat ng gawa kasi may mga times na sobrang laki ng mga yung nung moldihan, no, dahil nga sa I don't know, baka sa sukat or nagkamali na ng butas or dahil nga sa paulit-ulit ginagamit yung moldihan, nasisira rin siya. So siguro ganun yung nangyayari. Pero most likely maganda naman yung unit dahil nabuo ko siya ng detalyado rin naman talaga siya, no? And kung makikita nyo yung pakpak niya, ito yung pinaka gusto kong part dito, itong pakpak niya na to. Yung wings niya. So although sa Wing Gundam or Gundam Wing Gundam Zero, no? Magkabilaan yan. Dito magkatabi siya. So a big difference regarding sa ano, dahil nga parang since Gundam Build Fighter siya, kitbash na siya nung ano, pinaka original unit. May mga natirang parts dito galing sa siguro dahil nga sa Wing Gundam yung pinagkuhaan niya, yung mga parts ng Wing Gundam Zero may iba na nandito pa, so hindi natanggal dahil yung pinagmoldehan iisa lang rin naman. Wala namang pinaka negative comment regarding sa unit na to. I like this unit, no, dahil nga sa kahit na bootleg siya, pwede mo siyang ipantapat sa Bandai units kasi nga medyo malinis naman yung plastic na ginamit dito sa model na to or dito sa bootleg na to, no. So yung plastic na ginamit hindi ganun nagkakalayo dun sa plastic model ng Bandai. So yun lang naman, guys, and I hope na nagustuhan nyo tong video na to, and kung nagustuhan nyo, i-click nyo na yung thumbs up button, tapos subscribe na kayo sa channel ko. Yan. Subscribe na kayo sa channel ko and also click that notification bell para ma-notify kayo every time na magre-release ako ng bagong video sa channel ko. Nag-vlog ako dun, ha. So yun nga, i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo every time na magre-release ako ng bagong video sa channel ko. And that's it, guys. Thank you for watching. Paul Zone is signing off. Bye-bye.